Hi everyone! Welcome to my vlog! This time, i-share ko po sa inyo na ang aking paglipat ng aking Gigantium Pelidendron. So ito guys, I need to lipat this Pelidendron kasi sobrang taas na po niya. Sobrang laki na po niya. So, lagi po siyang natutumba. Kasi po, ang kanyang natataniman na pot is sobrang liit lang. Yan. Yan lang ang natataniman niya. So, itatransfer ko siya here in the big pot. So, ayan po. So, ito guys na pot na ito, malaki. Ito po yung inalisan ko noong inalis ko ditong dragon tail. So, dito ko po siya ililipat. Kasi medyo siya malaki. Hindi po siya pie doon sa masikip. Or sakto lang po ito doon, dito po sa aking Pelidendron Gigantium. Sobra na po kasi niyang lush. Sobrang lalaki na ng dahon. So, hindi na po siya kaya ng kanyang katawan. So, ito guys. Ito po yung pinaka puno na ng aking Gigantium. So, dito ko po siya ika-cut. Here. I will cut here. Kasi dito po yung may mga aerial. Yan. So, slowly lang po. Para la po tayong naglalagari. Ayan. Puputol na po siya. Medyo. So, ayan guys. Yan po yung cuts niya. And ito po yung mga roots. So, ilalagay po lang po natin siya like this. And the pot. So, yung mga roots po niya. Ayan, itong mga roots na to, bali, ibabaon natin yan sa lupa. So, at least po, balance na po ang ating Gigantium. Hindi na po siya matutumba. So, yan po ang gagawin natin. Ilalagay lang po natin ang mga ugat sa pot, pagkakasyahin natin. Ayan. And saka po natin siya lalagyan ng lupa. Ayan. Kasi yun po yung mga aerial roots niya. Gaya po nito na humahaba po yung aerial roots. So, unti-unti na po natin lagyan ng lupa. Ayan. So, medyo madami-daming lupa tayong mailalagay dito guys. Medyo mahirap na maglagay ng mga roots. Yan, utay-utayin na natin lagyan ng lupa. Ito it po na ang lupa ay pantay ang paglagay natin sa kanyang mga puno, sa kanyang puno.
guys. So, ayan. Comfortable na siya sa kanyang kinakataniman. Hindi na siya matutumba. Kasi, okay na yung kanyang pot. Malaki na. So, hindi na masisira ang kanyang dahon. Ayan. At, may sumusuloy uli na mga dahon. So, ayan guys. I've done to repot or propagate the Gigantium pelidendron. So, ito po yung pinakapuno na niya. And, siya ay comfortable na because sa malaki niyang pot na kinalalagyan. And, yung pinakamother niya, this one, pinakamother roots or pinakamother plants, this cutting, I believe na tutubuan pa siya, susuluyan pa siya ng another here or I'm hoping dalawang sumuloy. So, I will keep this kasi I believe natutubuan po siya. So, ayan lang po guys. Kung sino pa po ang hindi nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe kasi marami pa po akong mga video na maibabahagi sa inyo dito sa aking mini garden. So, that's all for today. God bless.